Nakita mo yung dumaan. Nakita mo yung anak ni Maring Ditas. Yung nakabiyos. Yung medrep. Ako, ayokong magsalita. Nakita mo wag maniobra. Akala mo talaga kanya eh. Ito na nga. O di ba nga? Alam mo naman. Kapag medre, feeling mayaman. Hindi ko naman nilalahat, ha? Hindi ko naman nilalahat, ha? Pero pag medrep kasi, di ba? Diyos ko! Makasalanan! E paano ba kumukota ang mga yan? Paano ba napupus ang mga gamot sa ospital? Sa klinik? Oh, paano ba napapa-oo ang mga doktor? Anong sa quality ng mga gamot? Pare-pareho lang yung mga products na yan. Nasa diskarte ng medrep yan. Alam mo na. Alam mo na. Hindi ko nilalahat, ha? Pero ito, kwento-kwento lang. Naririnig ko. Eh, di ba yung anak ni Ditas, medrep, paganon. 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 Tangina, paiyot. Paiyot. Hindi ko nilalahat, ha? Hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat. Mapababae. Mapalalaki. Hindi ko nilalahat. Kaya ang postura niyan. Akala mo talaga, ang bango. Pero, hindi ko naman nilalahat. Iba ang himas niyan sa doktor. Pasini-sini, pa-date-date, lunch-dinner, baka napi-finger, finger. Hindi ko nilalahat. Pagbakla ang doktor, ayan na. Patok ang gwapong medrep kapag lalaki ang doktor. Lalo na pag manya. Kokota talaga ang mga magaganda. O yung anak ni Ditas, wala pang isang buwan, kota na. Ang sipag! Ang husay! Ang galing! Hindi ko nilalahat. Alam na nila sa sarili nila kung sino sila. O nakita mo? Umalis ulit. Ayun oh. Nakasunod na yung kotse ni Paring Nestor, asawa ni Maring Ditas. Alam mo kung bakit? Yung fleet card ng anak. Yung pagas ng kumpanya, may ganyan eh. Yung fleet card, gagamitin na ng ama. Yung gas para sa trabaho niya, gas na ng buong pamilya. Ang galing, di ba? Ayos, di ba? Hindi ko naman nilalahat. Hi, medre. Para sa lahat ng mga chismosa, magsitigil na naman kayo, tang ina.